para mo kami sa kapatid mo nung mga pinagay. Na sa iyan ang kuya mo. Siya nga pala, si Dr. Lilian Grande, isang specialista, isang mahusay na psychiatrist. Siya ang kinuha kong doktor para sa iyo. Tingnan mo! Wala naman mo sa mga ginipalak si Ari Ruta, Kirina. Dadalhin mo, bahala ka. Siguraduhin mo, ha? Maghihintay ako. Ako? Wala isang salita. Nako, siguradong-sigurado yan. Sinisigurado ko lang. Mamaya, darating ang mami mo. At saka, ang kuya RJ mo. Oo, kung gusto mo, bimilang tayong sampu. Pagdating ng sampu, darating ng mami at ang kuya RJ mo. O, gusto mo? Teka, gandahan mo natin yung buhok mo para naman pagdating ng mami mo, magandang magaling. O, Loida. Tara na, bata. Naghihintay na sa'yo ang Amerika. Ha? Tara, Loida, ano to? Tapos na ang trabaho. Saya! Tara! Hoy! Ano ba? Mas swerte ka pa ng bata ka at makakarating ka sa Amerika! O, sige! Ano bibigyan? Bilisan mo! Takpan mo, bibigyan! Bilisan mo naman dyan, baka mo! Ay, bulis kami! Ay, tarano! Ay, muna ko! Hoy! Hanggat nandito ako sa bahay to, parang hindi ako matatahimik eh. Nasa mayaman lugar nga ako, pero wala naman dito yung tunay kong kayamanan. Yung anak ko, nasa kalye, baka doon siya natutulog. Maaaring patay na siya. Huwag kang mag-isip ng kanya. Kung gusto mo, iiuwing muna kita sa atin. Hanggang wala si Leo rito, lalong gugulong sitwasyon mo dahil hindi ako naniniwala ibibigay sa'yo ni Adela ang dapat para sa'yo. Ano? Bukas na bukas din. Uuwi tayo sa atin. Sige, Nay. Nasama na muna ako sa'yo.
sa akin. Nina, salamat at naliligtas mo ako. Okay lang yun, Nina. Basta sa susunod, makikinig ka na sa akin, ha? Wala naman kaming gusto na makakasama sa iyo, eh. Nina, magiging matigas ang ulo ko. Sinisin mo. Sinusumpa ko, Nina. Hindi na kita pababayaan ulit. Ano si Ella, Mari? Magkakasama-sama pa naman tayo ulit nila, Ella. Tawarin mo sana ako, Mari. Nina, huwag nilang isipin yun. Hindi. Kasi may sinabi ako kay Ella nung dinalaw niya ako, eh. Siniraan kita sa kanya. Sinabi ko, nagbago ka na, pati sa akin. Patawarin mo na ako, Mario. Dala lang naman yun ang sama ng loob ko sa'yo, eh. Lina, huwag mo nang isipin yun. Darating din naman ang oras na nakakasama-sama tayo nila, Ella. At pag dumating ang panahon na yun, sinisigurado ko na hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Balinisan nyo nga na maigi ang swimming pool, ang dumi-dumi. Bakit pa ang daming dahon hindi nyo nililinis? Mabuti kung kayo maliligo dyan. At yan, bilisan mo yung pagdidilig mo ng halaman, tuyong-tuyo na ang halaman. Baka kukupad ninyo, gusto sweldo matataas, ang kukupad naman. Yan, yung banda dun pa, yun. Tuyong-tuyo na. Pwede ba kitang makausap? Iuwi ko muna si Marisa. Bakit? Sa pagtagal ko dito, lalo lang magkakagulo. Wala si Leo. Wala pa rin si Ella. Hindi makakayana ni Marisa na maiwang mag-isa. Ikaw, kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Siguraduhin mo lang hindi ako sisisihin ni Leo sa mga nangyayaring ito, ha? Wala siyang sisisihin. Para naman sa kabutihan ni Marisa ang lahat ng ito. At sa ikapapanatag ng loob mo. Alam ko namang masikip ang bahay na ito para sa inyong dalawa. At lalong masikip para sa ating tatlo. Inayon ang ibig sabihin nito. Teka, sandali lang. Kasing si Minde, ang pilit-pilit. Ang sabi ko, mas maaalagaan natin si Marisa dito. Eh, gusto niyang iuwi. Eh, wala raw akong pakialam dahil hindi naman ako ang nanay. Inay, bakit naman ganito? Leo, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Pasok niyo sa loob yan. Pwede ba, Inay, sa susunod? Sabihin niyo muna sa akin bago kayo magdesisyon. Leo, huwag ka naman magalit kay Inay. Thank you.
isipin din mo, Rack. Hindi makakabuti sa'yo yan. Ha? Wala kang alam, Leo. Iniwan mo ako. Eh, hindi ba napag-usapan na natin kung bakit ako umalis? Alam ko yun. Kaya lang, hindi mo naman alam kung ano yung mga pinagdaanan ko dito habang wala ka. Okay, come on, calm down. Calm down. I don't want to calm down! Halos masiraan ako ng ulo rito nung umalis ka. May nananakot sa akin dito, Leo. Huwag ka na matakot. Nandito na ako. Huwag ka na matakot. Sige. Huwag ka na maglala. Nandito na. Nandito po ako. I'm sorry. I'm sorry. Eh, sandali lang naman kami. Kasi pag sinama ka pa namin, baka lalo tayong magtagal. Eh, saan po ba kayo pupunta? Pupunta lang kami ng airport. Meron pinapakuha ang bagahe ang ate. Magulo doon. Hindi ka pwede doon. Hindi pwede ang bata doon. Baka magtagal kayo ah. Ay, natatakot ako mag-isa. Eh, Ella, hindi ka naman mag-iisa dito eh. Oo naman, Ella. Nandito ako eh. Maglalaro tayo. Ganda na ba? Oo, ang ganda-ganda. Ang galing mo pa na mag-ayos, ate. Oh, hawakan mo, papasok natin sa loob. Hawakan mo mabuti, ah. Mami! Mami! Si Ella! Mami! Mami! Si Ella! Ah, bakit ano lang yun eh? Si Ella, pinasag yung face na binili mo sa Italy, oh! Ah, pero hindi naman po ako nagpasag niyan eh! Pasag niya, Mami! Ko, bata! Kala mo ba kung magkano yan? Ako! So, alam mo, naawa ko sa'yo. Pero anong magagawa ko? Baka pagalitan ako ni Ma'am. Baka hanapin ako ni Kuya Ron. Ano bang gagawin ko? Baka pagalitan ako ni Sir Ron. Oh, ito pa oh! May iwan niya pa yung gamit niya dito eh. Teka, teka! Aking to! Ba't may inimpake? Madala niya pa yung gamit ko! Sabi ni Kuya Ron, dito lang ako. Kuya Ron ka ng Kuya Ron mo. Hindi mo kuya yun, no? Kuya ko yun. Magagalit yun pag umalis ako dito eh. Pwesta ako magagalit pag hindi ka umalis dito. Bakit ka pagalit sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Alam mo, nagpapakabait ka eh. Kasi papalisin ka na dito eh. Nagpapakabait naman ako ah. Alam mo, hindi ko nararamdaman yung pagkabait mo, no? O, bilisan mo nga dyan! Bagal-bagal mo, nanonood ka pa eh. Bilisan mo ah! Hindi naman sa pinapalayas kita, pero tama yung ginagawa mo. Dahil bago ka dumating dito, tahimik ang buhay namin. Naliligaw pa lang ang kapatid mo sa anak ko. May alinlangan ako. Pareho pala tayo. Dahil hindi ko alam kung saang lupalop kayo galing. Panatag ang loob ko sa hangarin ni Leo kay Marisa. Ang hangarin mo, hindi ko siya. Ano ibig ko sabihin? Nagdududa ka sa akin? Kapal naman ang mukha mo. Sa pera ko nabubuhay ang anak mo. Alam ko naman, nung una pa lang, ayaw mo na sa anak ko eh. Ay, pinagtataka ko lang kung bakit hanggang ngayon, nagkukunwari ka pa rin tinatanggap mo siya sa pamilya mo. May nararamdaman ako hindi tama sa bahay na ito eh. Sa relasyon mo sa anak ko at sa mga tao dito. At kung anumang kadahilanan niyo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung anong lihim meron ka, Adela. Pero isang bagay lang ang tiyak ko.
ang lahat ng ito ay sing-itim ng budhi mo. Gagawin kong lahat para matindi lang masamang balak mo. Hindi habang buhay, hahayaan kong saktan mo kaming mag-ina. Tandaan mo yan. Thank you.